Dahan-dahan na pinasok ng armadong lalaki ang bahay na ito sa isang subdivision sa Alfonso Cavite at yes noong Disyembre. Una niyang kinalkal ang mga drawers sa sala habang nag-vape. Maya-maya pa'y umakyat siya sa second floor at doon pinagkukuha ang ilang gamit. Makailang ulit din itong sinubukang buksan ang kwarto ng may-ari. Pagkababa ng lalaki, nakuha pa nitong uminom ng tubig. Bago umalis, kinuha niya ang susi ng kotse sa lamesa at tinangay ang pera ng biktima na nasa loob ng sasakyan. Nagising yung aming kasambahay, nakita niya sa labas na yung car key ko ay nakasuksok doon sa butas ng kotse. Sobrang natakot ako. Ang alam namin, safe kami kasi meron po kaming guard. Nagpa-blotter sila sa barangay at sa pulisya at doon napag-alaman na hindi lang pala sila ang nalooban sa nasabing subdivision. Nanakawan din ng pera ang ginang na si alias Cecil at ang bagong lipat na si alias Vilma. Na-notice ko na yung aming back door going to the kitchen naka-unlock na. Malakas ang loob ng pumasok. Nakadalawang bahay pa siya sa isang gabi na yon. Nakakatakot, parang gusto mo umalis pero hindi ka naman makaalis kasi nandiyan na yung investment mo. Wala ka naman ganong karaming money to keep buying properties. Noong Webes na nakaraang linggo, isang bahay muli ang pinasok ng kawatan. Base sa mga CCTV, hindi isang tao ang gumagawa ng pagnanakaw sa subdivision. Isa sa mga iniimbestigahan ng mga otoridad ay ang mga construction worker na napansing na mamalagi sa loob ng subdivision. Dapat po, hindi doon sa loob ng subdivision sila nakatira. Dapat po meron silang tirahan sa labas o kaya man provide ng kontraktor. Pinulong kamakailan ng pamunuan ng subdivision ng mga homeowner pero nababagalan ng mga ito sa kanilang aksyon. Umiikot naman po doon sa may gate, hanggang gate lang po ng subdivision ang mga duty tanod. Pero yung pagpasok po sa loob, under ko na po ng panayon ng admin ng subdivision. Wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng naturang subdivision. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para matugis ang mga sospek. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.